So ayun, magandang gabi sa atin lahat. Narito tayo ngayon sa Abinida. Ayan. Kung saan bubuksan na po ang Abinida, papailawan na po ang Abinida. Ayan, kung nakikita natin yung mga ilaw na yan, kakakabit lang. So pupunta si Yorme ngayon dito para pasinayaan itong pagliwanag ng Abinida. Ayan, nagkandak nga ng clearing operation rin dito. Naglinis talaga ang mga DEPW natin, DPS, nagtulong-tulong po sila para mapabilis yung pagsasaayos ng ating Abinida. Ayan, para kapag punta ni Yorme, maayos at malinis nga. Bali, kini-clear pa ng mga MMDA, saka ng mga taga-DEPW, yung mga gilid-gilid. Ayan. O, ang street na sakop niya mula dito sa may Andox, yan, dito sa may papasok ng Quiapo Church, hanggang dito sa Ronquillo Street po, yan dito po, Ronquillo Street. So, inumpisahan ito para mas maliwanag itong Abinida, kasi nga alam nyo naman dito sa Abinida, medyo pumapalya na rin talaga yung mga street light natin, katulad yan, to, yan medyo kasi luma na talaga, kaya naisipan ng ating Yorme na palitan na. At mas maganda yung hindi nababasa talaga ng ulan, kaya inilagay po siya sa ilalim. Pupunta na po tayo dun sa parting yon, kasi dun niya, nando dun po yung pinaka switch ng ilaw para sa pag-inauguration na itong ating Abinida. So ayan, iniintay na lang po si Yorme na dumating para maumpisa na yung pagpapailaw dito sa Abinida. Ayan. Hanggang Ronquillo Street po yung nasasakupan ng pailaw na to. Mga ilang kanto lang po dito, siguro mga apat na kanto mula dito sa kinatatayuan natin. Ayan, mula dyan. Mga apat na kanto po. Pero malaking tulong po ito sa totoo lang, kasi sa part na po ito talaga madilim. Tapos patay sindi yung ilaw kung meron man, kasi nga sa sobrang luma na. Kaya nga naisipan ni Yorme na palagyan nga ng mas maayos at mas maliwanag na mga ilaw itong kahabaan ng Abinida. So mga ilang minuto na lang siguro ang iniintay natin, dahil alam naman natin si Yorme, galing pa siya sa groundbreaking kanina, tapos dumiretso sa opisina, talagang trabaho, wala siyang sinasayang na oras. Kaya medyo kailangan natin maghintay sa kanya, naunawaan naman natin yung sitwasyon, dahil mabigat talaga yung trabaho. Ayan, parating na po si Yorme. Ayan, kaya ininaan na yung boses, kaya pinapabilis yung mga driver na dumadaan, yung mga jeep. Pinapabilis na kasi parating na nga si Yorme. Mabilisan lang po kasi yung pagpapailaw dito sa Carriedo, kasi hectic po yung schedule ni Yorme. Marami pa siyang trabaho talaga. Kaya na po si Yorme. Yung hagad nandyan na. Kaya na po ang pinakahihintay natin. Kaya na. Ating na. Maraming pong salamat kay Engineer Sadak, dahil inimbitahan niya po tayo dito. Ayan si Yorme. From Carriedo to Ronquillo Street in 5,
Labis talaga si Yorme, lupit. Yun. Yorme, tapis kay Yorme. Tapis kay Yorme. Malupit ka talaga, Yorme. Mga po, Yorme. Thank you, Yorme. Every intersection meron. Ay, ayos po yan. Maganda po. Yung dilemma. Puntay na ako dito. Balik na. Tapos na po yung pag-inspection ni Yorme. Maganda po yung kinalabasan ng proyekto dito.
Ayan, at si Yorme ay aalis na agad kasi nga marami talagang trabaho si Yorme, kaya nagmamadali rin siya.